Kasama ang ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. Senator Manuel Pacquiao. Yes, sir. Let's give him a loud applause. Anong panahon lang yan, Senator, weather lang ang buhay. Anybody in this crowd dito sa Pilipinas ngayon, kung may tao man na nasaktan, talagang saktan, hindi naman na nagbubulahin ko kayo, nagdudubudugo yung puso. And not that way, but I feel very, very sad every day I read the briefer. Alam mo bakit? Ako kasi yung nag-declare ng martial law. And I was the one who ordered the armed forces of the Philippines and the PNP to fight there. Wala akong magawa eh. I had to declare it because it was already on the critical stage. Pag may nakita ko na isang grupo na walang hiya talaga, as in walang hiya, itong mga ISIS. ISIS talaga yan. Maote was just the vehicle, but it was already ISIS because we knew then and now that they were traveling back and forth sa Middle East to get instructions and for the training. Alam namin yun, but demokrasya kasi, hindi ka naman basta-basta lang. Since no overt acts were there at that time, wala namang bakbakan, but alam ko na hindi na natin makontrol sa karami ng armas. But we never expected that enormity of weaponry na sa kamay rin nila. Hindi ko rin talaga akalain, walang kaubusan. And so timely, maybe God's intervention, that we did it on time. I would like to also express my support to the civilian government. Senator Pacquiao, they supported me, ang mga local government units, mostly because alam nila ang danger. Yung mga senador pati yan, doon lang yan sila sa Maynila. Maybe some, yung military-minded, for example, Lacson o sila Hunasan, alam nila. Alam nila ang sitwasyon. Pero yung iba, just for the sake of just being also there, di magkaiba tayo, but I said we have this duty to defend the Republic of the Philippines.